Sa Jensan ka talaga isinilang? Doon ka lumaki sa Jensan? O yun. May malaki ba kayong simbahan ng Baptist sa Jensan? Meron. Grabe ano? Paano ba ang pagsamba? Kasi alam mo maraming uri ng Baptist eh. Merong Baptist fundamental, may mga Baptist na ano. Anong klaseng Baptist kayo? Pentecostal. Oh, na-attend sa Pentecostal, oh, pero Baptist ka. Oh, kasi may mga Baptist na kung saan, ang aral nila ay pagka ikaw ay naging miyembro diyan ay pagka ikaw ay ligtas na pang habang buhay. Kasi iba kasi doon, kahit magawa ka daw ng kasalanan kasi napapatay sa Kristo, siya nang nagtubos. Oo. Parang hindi naman po tayo kasi ayun. Tayo kasi magkasala, dapat tayo magbusan. Oo, dapat. Kung sino yung nagkasala? Oo. Oo, hindi pwede yung bakit yung tutubusin nung... Parang naisip ko talaga, parang malayo talaga. Malayo talaga. So, yun ang nagbukas sa isip mo sa kapapanood sa mga debate ko. Yun. Parang sa mama ko na ng Islam ako. Oo. Oh. Parang sa kapag tinakwil nila ako. Ala? Sabi na sa akin, pag mag-Muslim ka, huwag ka naman balik dito, itakyol ka namin. Pero ako, nagpatuloy pa rin ako kasi iniisip yung paligtasan ko rin. Ala? Mahirap talaga, sabi ko na, patuloy tayo dyan, yung balik naman pala yan. Pinahahanga mo ko, Richard, ah. Ganyan ako manindigan nung ako nang yakapin ko ang Islam. Alam mo na dati rin akong ano? Alam mo na dati rin akong Christian, no? Yun. Grabe. Alam mo, so ang kulang na lang sa'yo, no? Yung panunumpa, no? Outtaking. At saka yung paano ka matututo na maipamuhay mo ang Islam. No? Kahanga-hanga. Ano mo yung katulad mo? Talagang pinili ng dakilang tagapaglika, ng pinili ng ala. Grabe, kasi bihira yung mga katulad mo na maninindigan, ano? Na kung saan ay isang isinilang na isang Baptist, ano? At namuhay bilang isang kaanib ng Baptist, no? At talagang pagsusuri ang ginawa mo pala, no? Bihira yung nagbubukas ng isip na katulad mo, no? No, grabe ka, hanga-hanga. O, paano yan? Tulad yan. Hindi ka pa yumayakap, winarningan ka na ng magulang mo at ng mga kapatid mo yata, no? Dabag, ikaw ang panganay, na kapag yumakap ka, huwag ka na magpakita. Paano ba? Ganun ba sabi sa'yo? Sabi nila, pag Muslim ka na, huwag ka na magpakita sa amin kasi ang Muslim, sabi nila, mga masamang tao daw. Ano ba naman yan? Tapos yung nagawa na ko sinuwi ko talaga, hindi pala ang pinagal ng Muslim yung nagsamba ng limang beses pala sa isang araw. Allahu Akbar, Rabbil Alamin. Talagang nagsuri ang taong ito. Allahu Akbar, Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin. So ang kulang na lang ang gabayan kita, no? Matuto ka dito sa aking piling, kumbaga sa ano, dito sa ating tanggapan. No? Siguro kahit minsan sa loob ng isang buwan, mag-aaral ka sa akin dito, no? Para matuto ka at hindi lang matuto, magiging isa kang magbuting Muslim at mangangaral ng Islam. Ano, dito sa ating tanggapan. Hindi na kita ano. Wala na akong pagdududa sa iyo, kapatid na Richard. Ha? Kasi pinahanga mo ako, bihira ang katulad mo ng mga tao na talagang nagsusuri. Ha? Wala bang nag-imbita sa'yo na yakapin ng Islam? Wala, ako mismo kasi sa video mo kasi doon sa mga debate ko, ito ang nagbukas ng puso mo para yakapin ng Islam. Pero sa kabila ng, ano, no, tayo instrumento lamang, ano, yung mga napanood mo mga debate ko, mga debate natin sa iba-ibang reliyon, instrumento lang tayo, no? Pero ang tanging ang kapurihan ng lahat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginabayan ka ng dakilang tagapaglika. Bihira ang katulad mo, mahirap mahanap ang katulad mo, kapatid na Richard, na nagbubuhos, talaga nagbubukas ng puso. Ha? So yun ang dahilan pala, kaya umalis ka na sa tahanan mo, bumunta ng Maynila para maghanap buhay dito at hanapin ako at dito ka mismo manumpa, no? Gusto ko kasi na ikaw ang hanapin ko para nagsumpa ako nito. Kasi ikaw kasi ang misperso ko bilang nagbukas ng isip ko na tama ko lang ka. Allahu Akbar. Ang kapurahan lahat ay sa Allah. Ya Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Sige, mula sa kaibuturan ng puso mo, manumpa ka na, no? Ya Rabbil Alamin.
So ba, nasasaksihan ka ng mga kapatiran nating Muslim sa buong mundo. No? Pwede mo itaas yung daliri mo na nagsasabi na meron lamang iisang Diyos sa kabituran ng puso mo. Pwede rin hawakan mo na lang yung dibdib mo. Nasa sa iyo. Wala namang ano, no? Ang pinakamalaga dito yung panunumpa. No? Na talagang wala ka ng ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah, at maninindigan ka ng Islam, ang tunay na pananampalataya na mula sa Diyos. At si Muhammad ang huling sugo. Handa ka na bang tanggapin yun ng buong puso, kapatid na Richard? Okay, so mula sa kibuturang puso mo, sabihin mo lamang ang salitang ito, asyado, an la ilaha illallah, wa asyado, anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay nanunumpa na walang ibang tunay na Diyos maliban kay Allah. At ako ay nanunumpa na si Muhammad ang kanyang huling sugo. Grabe, pinahanga mo, kapatid. Ha? Nadamandam ako ang iyong pagyakap. Grabe, napapaiyak tuloy ako sa iyo. No? So, ang gagawin mo na lang, kapatid na Richard, palaguin mo ang iyong kaalaman. Mag-aaral ka lagi dito sa akin, ha? Kahit na 2 beses sa 1 buwan o 1 beses sa 1 buwan, no? Ayoko naman istorbuhin yung paghahanap buhay. Dahil unang-una, ikaw ay itinaboy na sa iyong mga kamag-anak, no? Pamilya mo mismo, mga magulang mo. So, tatagan mo lang. Mandang huli, mabiwin natin silang lahat. No? Wala naman pupuntahan ang tao kundi ang Islam. Okay ba yun, kapatid na Richard? No? So, lagi ka mag-aaral dito sa akin, ha? Hindi talagang tunay pala, miawa ang Allah, no? Sa habag ng Allah, magiging magaling kang Muslim, inshallah. Okay? So, salamat.